Okay guys, magpapalit tayo ng ball joint. Bumigay na yung ball joint niya guys. Ito na yung ball joint niya. Yan. Delikado na guys, oh. Sira na siya. Ito na po yung bago niya. Yun. Ito yung bagong ball joint. Dito yan guys, ganyan yan pagpasok. Ayan. Tapos higpitan nyo dito. Lagyan nyo ng nut at higpitan. Yun guys, no? Yan lang ka simple mag kabit ng ball joint guys. Ayan. Higpitan lang kung saan na siyang lalapat. Hihilain siya dito. Hindi na ito kailangan tanggalin pa yung arm. Tapos dito pukpukin. Kasi hirap naman kasi pukpukin pag ganyan eh. Pwede naman ganyan lang yun. Para shortcut nito, hindi na maparami ang trabaho. Yan. Sunod na gagawin guys, itong spindle nya. Kabit natin dito sa ball joint nya guys. Oh. Ganyan lang guys. Tapos ibalik natin yung nut. Pitan natin nut ng ball joint sa ilalim guys, oh. Number 32 mm. Simple lang naman mag ano nito eh. Walang komplikado. Ayan. Higpit na. Wagan na. Isindro. Grabe kahigpit yung ball joint, oh. Ganda ng triple 5 ah. Jack Ray. Pasuyo Ray. Check natin dito para aangat itong suspension arm nya. Taas na yung arm para yan, layo kasi hindi na rin siya abot kasi bangga na itong stopper nya dito. Checkan natin para papasok yung butas. Malabo, hapon na, malabo na yung video. Pasok na siya guys. Lagyan ng nut. Ulang pa yata. Para papasok. Ayan o. Bababa kunti. Ayan. Sikot-sikotin nyo lang kunti guys. Kung talagang alanganin. Ayan. Pwede na yan. Tapos higpitan. 27 mm naman pag sa itaas. 27 mm. Pag mahigpit na guys yung mga nut, huwag nyo kalimutan lagyan ng ano ha, pin. Para yan sa kung sakaling luluwag yung nut. Hindi basta-basta malaglag. And guys, na naikabit na natin. Dito na naman sa kabila, oh. Lagyan din natin ng pin. Naikabit na natin guys, oh, ikpit na lahat. Susunod yung rotor disc, yung hub. Ayan o. Nilalagyan na Ryan yung kwan. Nilalagyan na ng bearing tsaka wheel seal. Dito natin ikabit yan susunod. Tapos itong caliper. May brake pad na rin na bago. Para wala nang problema. Habang nag-aantay ako guys, kabit ko muna yung tie rod para dire-diretso tayo. Size ng rinse is ano, 24 sa tie rod. I-mixture nyo rin guys na mahigpit tsaka lagyan ng pin. Guys, bago natin ikabit itong hub nya, palitan natin ng bearing ha. Yan.
dito sa ending. Higit na mo lang, pupok. Okay. Ayos. Kabali, kabilaan yan guys, ang pinalitan namin, ah, pati sa likod yan. Okay, kabit na. No to bash. Oh my goodness. Mababait naman yung mga netizens eh. Hindi nila tayo binabas. Mababait yan. Kabit lang, kabit. Kabit na guys. Bearing. Na-repack na namin yan guys. Nalagyan na ng grasa. Yung spacer. Sinasipo na kami guys. Kasi ulan init kasi dito. Wala kasi kami magandang gawaan. No? Naka-open area lang kami. Kaya yung mga baser, maawa kayo. Huwag nyo na kaming ibas. Kasi rin or shine yung ano namin dito. Sitwasyon. Para lang mapatakbo namin yung sasakyan. Yun guys, ikpitan na natin yung nut. Kasi baka makalimutan pa. Overtake yung gulong natin. Pag hindi naikpitan yan, yan ang pinaka-importante. Control lang guys pag mag-ikpit ha. Abang may higpit, iniikot. Yan. Yan ang tamang pag-ikpit ng bearing. Yung ramdam nyo na nahigpit na, tama na yun. Kasi pangit din pag sobrang higpit, maano yung bearing, matipirsa. Okay guys, tapos lagyan natin ng pin. Yan guys, no? Importante din may pin yan, nakatusok dyan. Susunod nating gagawin, yan na, ang caliper. Palitan din natin ang brake pad kasi medyo manipis na rin yung brake pad nito. Bagyo kasi ang laging biyahe nito eh. Kaya ganun din katakaw yung preno. Manipis na siya oh. Tingnan nyo naman yung bago kung gano'ng kapal. Yan. Okay. Yan guys, no, pinipress na yung piston para hindi na mag bleed pa ng preno. Hindi na tayo magpapakawala pa ng brake fluid. Para hindi siya bumitaw. Dito lang ng smoke. Yan. Narinig niyo guys, hugot 'yun eh. Hugot. Yung caliper bracket, kagabit na para pahinga na. Kasi hapon na. Oras na sa pahinga. Inihigpitan na po yung caliper para matapos na. Tapos niyan, gulong na. Tapos i-road test natin guys. Malaga i-road test pagkatapos trabaho para malaman natin ang kondisyon bago natin ipapabiyahe. Hanggang dito lang guys, hindi lang natin patapusin yan. Kasi alam naman na natin ang susunod, ikakabit na yung gulong. Hanggang dito na lang ang video ko guys. Maraming salamat sa panonood. Paki-follow na lang po para update kayo sa sunod ko na video. Maraming salamat guys.